for the other half of the sky. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness. Guys, kumusta? John Lennon, New York City. Dami kong t-shirt nito dati. Wala tayong microphone. Naiwan ko sa El Nido. Pero yun yung ginamit ko kay Isay. Naiwan ko together with the phone I used, no? Nilasing ako ng mga kasama ni Isay eh. Grabe pala mga model, no? Nagkaibigan siyang apat, no? Dinala niya, no? Pinakilala sa akin, no? Gusto nila ma-meet si Jesus Christ, no? So, pinaspasan ko. No? Bininyagan ko lahat sila. Sakit sa balakang. Masakit sa balakang ang model, no? Parang OnlyFans. Pinatay si John Lennon noong 1980. December 8, 1980. Mark Chapman, Mark David Chapman. Nung nahuli si Mark Chapman, actually, hinintay lang yung pulis eh, pagkatapos ng barilit ng 38 niya, de bola, no, 38. Mabubuhay pa sana si John Lennon eh, kaya lang inubos niya, no, 5 bala, dalawa yata talaga fatal sa likod. Hinintay ni Mark Chapman, dumating yung mga pulis. Tapos ito, binabasa niya to, The Catcher in the Rye, no? By J.D. Salinger. Ito, ang nireport ko, nung COM 1 or COM 2, no, 93, no, thereabouts, no, that was 30 years ago, freshman ako noon. Ito, this book, no, this one is, ano ba ito? Ito, 1963, 60 years old na itong libro na ito. Kaya ako pinakita ito sa umpisa, The Other Half of the Sky, no, ano ibig sabihin ng The Other Half of the Sky? Yan ang women, no, kababaihan. No, saan nakuha ni John Lennon yan? Nakuha ni John Lennon yan kay Mao, kay Chairman Mao. Mao Tse-tung, komunista. Sa mga poems, sa mga dula ni Mao Tse-tung dati, merong ginagamit siya lagi for the other half of the sky. That is his ode sa mga kababaihan. So ayan, isa sa mga rason, no, na tinitingnan nila kung bakit pinatay si John Lennon. I got this from Douglas, no? Douglas.it or Pinali.it? Doon lang naman ako namimili pag nasa Italy, no? Yan ang Lazada nila. Medyo inaalikabok na nga ito, no? Ito ang Acqua di Gio Profondo. Buksan natin, guys, ha? Hmm. 40 ml lang to, maliit, guys, ha? Yan. Yun! Alright! Slide natin. 1, 2, 3. The usual. Wow! Ito, handy. Oh, diba? Eh, maliit lang, oh, 40 ml. Ito pwede bulsa. Pwede mo ilagay sa pockets ng suit mo. Okay? So, ayan, medyo see-through. Bluish ang hue. Dagat, no? Dagat, no? Dark blue. Medyo ganyan, ano? Ayan. 1, 2, 3. Yeah. Itim ang atomizer niya. Ayan, oh, ganyan lang sa kamay, oh. Snug na snug siya, oh. Wow. Ganda, oh. Yeah. Spray natin, ha? Kung lalabas. No, baka naman may lumabas dito, ha? Kasi maliit lang siya. So yung shake ko pa eh. O yan, sineshake ko ha. Tingnan natin kung may lalabas. O, na-spray ba to? O yan. Palabas tayo ha. Sige. 1, 2, 3. O, wala! O, kasi bago. Ayan. Pindot na yan o. Akyat ko. 1, 2, 3. Okay, pangalawa. 1, 2, 3. Wala pa rin. Babang baba yan ha. Akyat ko. Ito pangatlo, malamang meron na. Nahigup na yan. Okay? 1, 2, 3. 1, 2. Yeah. Dito sa isa. 1. Pusi. Huwag magalo. Gulo ng pusa, no? Nabanguhan siya, no? Nagustuhan niya. Okay. 2. Wow! Ang bango. Nako. Woo! Amoy lalaking-lalaking nga naman. Ang ganda, ang ganda. Profondo, spray tayo para meron tayong dry down later, no? 1, 2. Ba't narito itong kapatid niya? Profumo. Okay, dito sa kanan. Isa lang.
lakas mag-spray. Habang hinihintay natin ang dry down nito, gusto ko balikan yung naging meeting namin ni Isay. Sa mga gustong malaman, bakit ko pinili yung limang yun? Kasi yun lang ang limang may unique na identity. Nung lumabas ang Sobal, siya lang yung ganun amoy. Blue Bichonel, siya lang yung ganun amoy. Ito, siguro medyo kinuha sa kilog ng Belisim Imperial. Pero influence lang, very unique pa rin ang identity nito. Lalo na ang Creed Aventus, no? And the same with Versace Eros. No? Nagulat lang ako, may nag-comment, wala na daw to guys. No, wala na daw to guys. Had I known na wala ito, ang kinuha ko siguro last 10 years Baccarat Rouge, no? Baccarat Rouge 540, no? Pambabae siya pero ayan eh, yung X-Plate, no? Baka pwedeng pandalaki. That's a very unique take, no? Nung lumabas ang Baccarat Rouge, siya lang yung talagang ganung amoy. Pero andiyan eh, no? Ito ang mga na-review. Spoiler alert, ano ang pinili ni Isay? Magugulat kayo. Hindi kailangan yung pinakamahal. Ano? Versace Eros. Yes, EDT. No? Doon siya, ay! Wow! Ano yun ito? Gulat tayo dun sa Sauvage, no? Ayaw niya. All, ano yung term niya, no? Goodie-goodie sa oldies-oldies. Ano ba? Parang it's good for oldies, no? Pero abangan ninyo doon yung last part, kinaamoy ko yung Bureau Intense. No? Sobrang positibo. No, sabihin ko na ngayon, eh, no? It reminded her of her mother. Nung naamoy niya, wow! Pati ako nagulat. No? I-explain ko sa kanya ang Boro means for him, para sa lalaki eh. Bure of intense nga yan eh, na para sa lalaki. Hindi. Sabi niya, pag suit ito ng babae o suit ito ng lalaki, magugustuhan ko. Sabi nga niya sa akin pa eh, syempre hindi ako pwede magbigay ng perfect na grade, no? Wow! No? That was telling. Ibig sabihin talagang gustong gusto niya. When I was on my way home to Manila, no? Tinignan ko at talagang tinandaan ko, sabi ko, bakit nga nasabi yun sa Bureau of Intense na amoy yung mama niya, no? Ayan na siguro yung sinasabi ninyong Iris, no? I don't know. Ang Prada kasi iba yung Iris eh. I don't know, no? Baka yan yung sinasabi yung Iris na lipsticky. Very revealing, no guys? Very revealing. Pati ako nagulat eh. Nagustuhan niya yun, it reminded her of her mom. Siguro yung mga makeup-makeup o kaya yung lipstick. I got this from Pinali? Pinali that IT yata? Pinali or Douglas, no? Pinali o Douglas, no? Kita nyo naman sa unboxing nyo. Maganda ang Profondo. Alberto Murias, di ba? Aqua di Gio. Natanda nyo yung Clinique perfume. Ah, nabanggit ko yung Dolce & Gabbana Light Blue O Intense for Homme. Haba, no? That's a creation of Alberto Murias. Sa akin talaga, from the start hanggang mid, parang basang aso, parang pawis na aso. Sumobrang marine notes. Dito sa Profondo, kinorek niya. Inalis na yung harsh na marine note. Ito kasi naglabas yun na ng Aqua Zone. Ano ang Aqua Zone? Well, derivative pa rin naman siya ng K-Lone, no? Pero imbis na sangsang ng dagat, naging parang fresh water, parang river. And minatamis, no? So alam mo, may pagka-Dior Sauvage to. No, sa totoo lang, may pagka-Dior Sauvage to. They rounded out yung edges na rough, no? Kumbaga, parang yung barbs, no? Yung thorns, no? Barbed, di ba? Paglulunukin mo, may ganun ang Dolce & Gabbana Light Blue O Intense for Homme. No, para sa akin, no? Eto, suabe. Isipin nyo na lang na Aqua di Gio, alisin mo yung medyo insenso. No? May konting insenso to eh, no? Kaya kung nga gusto ang EDT, no? Blue Bichonel EDT, no? May konting insenso yun. Eto, may insenso vibe to, no? Anti-sweet ito. Eto, medyo matamis. Anong klase yung tamis? Well, Aqua Zone is supposed to be nutty na tamis, no? But I'm not getting that, no? May pagka-fruity ito na, in fact, may pagka-metallic vibe nga eh. May pagka-Dior Sauvage to eh. Dior Sauvage, haluan mo nito. Alisan mo na insenso. Ayaw ko nang patagalin to kasi pangit yung audio natin, eh, no? Tumatagal ito sa akin, no? Decent eh, no? In fact, very decent. Kaya ganito ang kinuha ko, maliit. Bakit? Ito ang travel spray ko, halimbawa pag active, no? Pag nasa gym ka, panalo to. Kung lagi kasi kayo nagtatanong, no? Ano yung pabangong maganda na pag napapawisan? This is up there, no? Hindi ito ang asim. Ang problema lang nito, ito yung tipong, ito yung amoy na, ay, napaka-metallic ng Sauvage. Ayoko metallic ito. Yung pagka-metallic na amoy ng Sauvage, naandito, no? That facet. Naandito mismo. So baka kung ayaw nyo yun, no, maayaw nyo to. Pero I like this guys. No, ito yung tipong casual ka na may errands ka, labas ka lang, spray ka lang. Yan na. Namin mo. No. Yan. Yan. Dolce & Gabbana Light Blue O Intense. No. Na Sauvage na may ganito. Aqua di Gio. Anong pipiliin ko sa dalawa? Ha?
Ibang pagkagamitan eh, pero actually ang Aqua di Dios, sa tingin ko pwede rin ito sa Active eh. No? Wala siyang tamis eh. Maganda dito, walang tamis eh. And fresh din siya. No? Pipiling ko pa rin ito.